Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick update lang po ako ngayon, ano? Dito lang to, ano, kay Pinuno ka business nung binisita nila si Ate Vera kasi nalaman po na nagkasakit niya ito. Pero bagong lahat, maraming salamat po doon sa mga bagong pasok sa akin ng Tingkobo, yung galing ko po kay MK Inday Okra, yung kasamahan ko pong reactress. At yung mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment, at saka nag-share, thank you po. At supportan po natin ka-business official, ka-parents TV, ka-business family. At yung mga kasama ko po mga reactors, shout out. Pakibisita din po ang kanilang mga munting kubo, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am First Channel, MK Inday Okray, Katangay PLC, at saka si Kamix Vlog. So ito po, hindi naman totally reaction. Acknowledgement lang po. Acknowledge ko yung kabutihang loob na ginawa nila Pinuno Ka Business, Mrs. Ka Business and Team, mga kagwangs, nung malaman nilang ito si Ate Vera pala ay nahilo. Kasi nga, pinaalam ni Lito, nag-message kay Pinuno Ka Business. Kaya, ura mismo, dumating doon sa inupahan nila ang team, ka-business family. At nakita natin ang sitwasyon ni Ate Vera na talagang ano siya, hindi okay. Yung sa mata niya talaga may nararamdaman at nahihilo nga siya. At hindi na pinatagal yun nila Mrs. Ka-business, nila Pinuno, dinala na siya sa clinic. At pagdating sa clinic, syempre, check up. Tingin lahat, alam naman natin ang proseso at babalik sila doon para sa kanyang laboratory. So ang ano dito, pag-pray natin na kung ano man ang maging resulta ay maging negatibo ito, maging okay siya. At Ate Vera, ang ano ko lang sa'yo, ingatan mo yung sarili. Tama yung sabi sa comment section, may mga nababasa ako. Medyo mag-diet ka na yung mga kinakain mo, umiwas ka na, bawasan mo na yung kanin, mag-more ka ng gulay, ayun na may sabi ng mga gulay, kamote, mga saging, basta more, iwasan mo lang yung kanin kasi yun ang masyadong napapalaki sa atin, carbohydrates. Then yung mga soft drinks, malalamig na tubig, hanggat maaari Ate Vera, sanayin mo ang iyong sarili kung hindi mo pa man ito ginagawa, pagising mo ng umaga, wala ka pang kinakain, malagam-gam na tubig agad ang iinumin. Kung kaya mong straight 2 baso na warm water, yun ang gawin mo para ma-flush. Kasi sa gabi, di ba, mag-dinner tayo, then ilang oras lang matutulog na. So habang natutulog tayo, dito sa tiyan natin, yung mga kinain natin, nagpa-process yan. So, mahina, mabagal ang ano natin, mabagal ang pag-process niya kasi hindi naman tayo walang movements. Then, sa umaga, Ate Vera, yun nga ang gawin mo para ma-flush. Kumbaga maki-cleanse. Maligam-gam na tubig ang iyong inumin. Yun ang ginagawa ko. Tsaka yung circulation ng ating dugo, pag warm water, mas maganda. Kasi kumbaga, isipin natin, di ba, pag malamig, tingnan natin yung kung ano mga pagkain nilalagay sa rin, malamig, di ba, nag-ano siya. Kumbaga nagsisink. Yung mga taba nandun lang. So, kaya kailangan mas maganda talaga warm water. At saka iwas ka na sa mga matatamis at tibera. Dahil sa itsura ng iyong katawan, mahirap magka-diabetes. Diba? Sana maging normal lahat ang resulta mo. Kasi nga, nga tinitingnan ka rin siya sa business yung kamay mo. Yung dugo mo, 130. Ano ba yun? High blood na ba yun? Pero yung over niya is 90. Hindi ko alam. Bata pa kasi ito si Ate Vera. Ingatan mo yung help mo Ate Vera. No? So yun lang muna. Hanggang dito lang. At maraming salamat po. Kaya Pinuno Ka Business. Dahil nga napakaswerte yung mga kasama ninyo dyan sa bahay. Dahil pag ganyan mayroong nararamdaman, agad-agad ninyong dinadala sa doktor. Kaya gabayan kayo ni Lord lagi. Good health din po sa inyo. Mr. and Mrs. Ka Business mo. Ka Business family. Mag-iingat kayo. Alam ko ngayon nagbibiyahe na siguro kayo para sa tour. So ingat lang po. At sa ating mga kababayan dyan, mga nakasuporta din sa akin, na shout out, mga taga Summer Leyte, mga ikasikoray nun, mupay nga kayong atanan, mga Cebuano, mga kasangkaya, mga kaibigan ko dyan sa Cebu, shout out po sa inyo. Matagal pa tayong magkita-kita. Lumalaban pa sa trabaho. So yun po, ating Marilyn, ingat.
Then, Ate Ninette, kumusta po? Kabayan Julia Pardanes, thank you lagi sa iyong suporta. Kabayan Jose, good morning. Si Pascual, Ate Ninette, yun, okay na po. So, yung mga iba, saka ko na kayo siya shoutout. Papahinga lang muna ako. So, salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Good vibes lang po tayo. Salamat sa mga positive comments. So, erase the negative vibes na tayo ngayon. Move on. Good vibes na po. So, hanggang dito na muna. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa bawat isa sa amin. Enjoy lang po. Life is short. So, hanggang dito na muna. Tuloy.